Hello guys! Welcome back! Ito yung pangalawang beses kong mag-vlog ngayong Ramadan 2022. At kung napansin ninyo, mahigit isang linggo akong hindi nakapag-vlog. Dahil kasi yan sa hectic ng schedule ngayong Ramadan. Alam nyo kasi, katulad nga sinabi ko sa inyo nung first day ng Ramadan na vlog ko, ang mga nanay talaga ang busy sa Ramadan. Imagine ninyo, 5 na kami nakakatulog. 5 AM na kami nakakatulog pagkatapos ng dasal at nagigising kami mga 2 at 3 PM. Tapos magluluto ako, mag-aasikaso ako ng pang-iftar, tapos pagkatapos ng iftar, maglilinis ako ng bahay, maghuhugas ng mga pinagkainan. Syempre, afternoon, pagod na ako. Minsan, nakakaupo ako para mag-relax. Nag-i-internet. Pero, nawawalan talaga ako ng panahon para mag-vlog. Kaya ito, naisip ko mag-vlog ulit kasi matagal na. May nagtanong sa akin kung lahat daw ba ng Muslim busy pag Ramadan. Pero bago ko sagutin yan, Ramadan Karim sa lahat ng bumati sa akin dito sa comment section. Kamusta kayo? Sana nag-i-enjoy kayo ngayong Ramadan at nafufulfill ninyo yung mga gusto ninyong gawin ngayong Ramadan. Ito galing kay Lilibeth Tinka, tinatanong niya kung busy raw ba ang lahat ng Muslim ngayong Ramadan. Depende yan, Lilibeth, sa isang tao. May mga Muslim na hindi sila nagpa-fasting. Nagiging normal lang sa kanila yung Ramadan. Kumakain sila, umiinom sila, naninigarili sila, at ginagawa nila yung kahit na anong gusto nila. May mga Muslim din na talagang devoted. Nagpa-follow sila sa tradition at may family tradition din sila. Katulad namin, yung family ng napangasawa ko, talagang nagpa-fasting sila. Kaya, syempre, bilang member ng family, nagpa-fasting din ako. Bawat pamilya ay may iba't ibang tradisyon sa pagse-celebrate ng Ramadan. May iba't iba rin silang paraan, sistema, at kung paano sila nakakapag-cope na matapos ang buwan ng Ramadan. Pag-usapan natin yung family namin. Kasi dito ko na kilala at saka talagang lubusang naintindihan ang pagse-celebrate ng Ramadan. Sa family namin, sa family ng napangasawa ko, kasi ang naabutan ko lang talagang member ng family ng asawa ko ay si Baba. At saka yung dating nakatira dito na sister-in-law ng napangasawa ko. Talagang straight sila. Nagpa-fasting sila pag Ramadan. May talagang routine na pagkain na hinahanda sa unang linggo, pangalawang linggo, tapos pangatlong linggo at pang-apat na linggo yung pinaka-end na ng Ramadan. At lagi silang kumakain ng sama-sama. Ayan ang tradition, family tradition na abutan ko dito sa family ko dito sa Egypt. Kung nagtatanong ka kung dahil sa ibang bagay, katulad ng baka yung kilala mong Muslim, kasi marami akong nakikitang mga messages na kapag Ramadan daw, hindi sila kinakausap ng mga boyfriend nilang Muslim. Totoo yan. Yung iba kasi, nire-restrain nila, iniiwasan nila na magkasala kapag Ramadan. Syempre, yan yung buwan ng fasting at pagdarasal sa kanila. Binabawasan nila yung mga kasalanan nila. Alam nyo kasi sa mga Muslim, hindi sa kanila uso o wala sa kanila yung boyfriend and girlfriend. So, yung iba nakaka-realize sila kapag Ramadan na stop muna. O temporary close muna yung relationship sa buwan ng Ramadan. Kung yung mga kakilala ninyo hindi kayo binibigyan ng atensyon ngayong Ramadan, huwag muna kayong mag-react
o huwag muna kayong mag-isip ng kung ano-ano. So, ano nga ba ang karamihang ginagawa ng mga Muslim kapag Ramadan? Unang-una, fasting. Dito sa Alexandria, ang oras ng fasting from 4 a.m. hanggang 6 p.m. So, hindi na sila kumakain simula ng 4 a.m. hanggang 6 p.m. Hindi na sila umiinom, naninigarilyo, nanonood ng mga malalaswa, at kung ano-ano pa, hindi na rin sila naikipagkita sa mga boyfriend or girlfriend, hindi na rin sila naikipag-usap. So, kung devoted Muslim at may tradition silang ganon, expect nyo na between that time, mahirap nyong makausap o ma-reach yung inyong mga kasintahan. Mga kasintahang Muslim. At yan din ang oras na para makalimutan nila yung gutom kung hindi man sila kumain ng sobra-sobra before ng 4 a.m., natutulog sila hanggang 3 or hanggang 4 o hanggang 5. Paminsan, nagigising na lang sila, pagkakain na lang sila ng 6 para makalimutan lang nila ang gutom. Kasi syempre, kapag gutom ka, tinatamad kang kumilos. Kapag gutom ka rin, aburido ka. Lalo na sa mga naninigarilyo at umiinom ng kape, aburido. Kaya para makalimutan nila yung ganong mood, tinutulog nila yon. Ganon ang ginagawa ng asawa ko hanggang 3. Tapos after niyang magising, manonood siya ng drama series. Syempre ako, hindi ko naman pwedeng i-ignore yung oras kasi dapat ako ang magpe-prepare ng pagkain bago mag-iftar. So, kailangan kong magising ng at least 2 or 3 para may time ako mag-prepare ng pagkain. Sa trabaho naman, less ang working hours kapag month ng Ramadan. Syempre, nagpa-fasting. So, mahihina yung mga employees sa buong araw. Kaya, binibigyan nila ng consideration. Binibigyan nila ng 5 hours to 6 hours working time. Kasama na doon yung mga Christian kahit na hindi nagpa-fasting. Ganon din ang treatment sa kanila. Lahat ng empleyado kapag Ramadan, 5 to 6 hours lang ang oras sa company o sa pagtatrabaho. Kaya Lilibet, kung hindi ka nabibigyan ng atensyon ng boyfriend mo ngayong Ramadan, give him some consideration. Dahil ngayong Ramadan, kailangan muna nilang iwasan ang bawat. Ano nga bang mga hinahanda kong pagkain tuwing buwan ng Ramadan? Ang dami, ang daming klase, lalong-lalo na kapag may malaki kayong pamilya, ang dami niyong prepare. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, talagang pagod-pagod yung nanay kapag may malaking pamilya. Pero dahil sa maliit lang yung pamilya namin, hindi ako masyadong nahihirapan. So, marami kang makikita diyang juices, iba't ibang klase rin ng mga sweets o yung matatamis, at iba't ibang klase ng main dish. Sa amin, sinisimplihan lang namin kasi kapag gumawa ako ng maraming pagkain, matatapon lang agad-agad, masisira lang agad-agad. Pero papakita ko sa inyo kung ano yung mga prepare ko ngayon, unang linggo ng Ramadan. Unang-una, hindi nawawala ang kubos o aish ang tawag dito sa Egypt. Dahil mabigat sa tiyan, matagal kang gugutumin. Ay, full! Ayan, araw-araw kaming kumakain ng full kahit nakakasawa na sa buong buwan ng Ramadan. Pero kasi ang full ay napakabigat sa tiyan at talagang hindi mo mararamdaman ang gutom kapag kumain ka ng full. Ayan ang secret ng mga nagfa-fasting. Siyempre, sa Ramadan, hindi nawawala ang dates. Pansinin ninyo, guys. Matigas siya. Antigas. Diba? Ito rin, matigas. Pero, paano nyo siya palalambutin? Ibababad natin sila sa tubig. Ito yung mga nababad na ng isang araw. Buong gabi. Ayan, lumambot na siya. Diba? Lambot na siya.
Ayan. Naman. Ayan. Ayan ang secret. And guys, nawawala ang mga nuts. Look at those. Ayan yung mga nuts. Ayan. Konti na nga lang eh, kasi nagamit ko na. Ayan. Ito, coconut. Ano to? Walnut. Peanut. Ano to? Apricot. Chestnut. Prawn. Raisin. Almond. Yung iba na ubus na. Paano ko siya ginagamit? Ginagamit ko siya sa, let's go, see. Ayan. Pinaghahalo-halo ko sila sa cup at nilalagyan ko sila ng mainit na gatas. At kapag lumamit na, nilalagay ko sila sa fridge. Yung ibang nuts, ipinapalaman ko dito. Tapos, first, dudurugin ko muna sila. Tapos, lalagay ko dito, konti. Tapos, isasara ko siya by pressing the sides. Magdidikit siya eh. Tapos, ipiprito ko siya. Gagawin ko siyang golden brown. Kapag naging golden brown na siya, hahainin ko at lalagyan ko ng sugar syrup. Ipapakita ko naman sa inyo yung sinamahan ko rin ng mga nuts. Ito ang kunafa. Ayan, konti na lang. Ayan. Nakikita niyo yung brown na yan. Nilagyan ko ng chocolates. Tapos, see the nuts? Sinamahan ko ng nuts. Ayan yung raisin, peanuts. Tapos, meron pa yung almond at saka chestnut. Saka nilagay ko dyan. Ah, coconut. At saka walnut. This is Malokia pasta. All us. Pata. Juice. We have soup. Soup. Napansin nyo ba na halos lahat ng pagkain inihahanda during Ramadan ay masusustansya at mabigat sa tiyan, maliban lang sa sobrang sweets. Hindi naman ako pala kain ng sweets. Pero ang ayaw ko lang kapag Ramadan yung masyado silang kumakain ng sweets. Masama yun. Alam nyo naman yung diabetes. Pero bakit kailangan mabigat ang kinakain at saka masusustansya para maiwasan syempre yung malnutrition during this month? At saka yung ulcer at saka dehydration. Kaya inom sila ng inom ng tubig, nandyan yung milk, nandyan din yung kumakain sila ng maraming cucumber. Nakalimutan ko, lagi rin kaming kumakain, naghahanda ng cucumber halos araw-araw at saka fresh tomato halos araw-araw, everyday talaga, at saka eggs. Imagine, kasi iniiwasan na magkaroon ng malnutrition during this month. Kung mapapansin ninyo yung mga nuts din, talagang popular siya sa month ng Ramadan. Ewan ko sa ibang lugar, pero dito sa Egypt, lumalabas yung lahat ng nuts during Ramadan. Nakikita ko lahat ng nuts sa supermarket. Nakalatag lahat. Iba't ibang klase ng nuts. At yung mga natural juices. So guys, ipagpapatuloy natin ang ating vlog next time. Sana na-inspire ko kayo at may natutunan na naman kayo. Gabi na kasi. Kailangan na matulog ng mga bata, kaya magpapaalam na ako. Have a good night. Happy Ramadan ulit. God bless.